Lahat tayo ay gustong yumaman, magtagumpay sa buhay, guminawa ang buhay. Pero ang tanong, paano ito mangyayari sa atin? Ika nga sa isang kilalang motivational speaker, ang pagyaman ay hindi nag-uumpisa sa kung ano ang laman ng bulsa mo, kundi sa kung anong laman ng isipan mo. Ano ang ibig sabihin nito? It all starts with our mindset. Sadyang makapangyarihan ang isipan natin. Kung positive ang iniisip mo at positive ang ginagawa mo, positive din ang kalalabasan nito. Pero kung negative ang iniisip mo at negative ang ginagawa mo, negative din ang kalalabasan nito. Kagaya lamang ito ng pagpapalaki sa atin. Merong sinasabihan ng kanilang mga magulang na mag-aral ng mabuti upang makapaghanap ng magandang trabaho. Meron ding sinasabihan ng kanilang mga magulang na mag-aral ng mabuti upang makapaghanap ng magandang negosyo. Respectively, the ones who are told to study well in order to find a good job will look for a good job after graduating from college. And the ones who are told to study well in order to find a good business will put up a business after graduating from college. Ngayon, alin sa dalawang grupo na ito ang may tsansang guminawa ang buhay agad? Kung ang sagot mo ay pangalawang grupo, ikaw ay nasa tamang daan. However, you may think, maybe the ones who are told to study well in order to find a good job don't have the capitals or connections to start their own businesses right after graduating. Well, both groups have finished school. Both groups have the same opportunity after graduating. The only difference is what's instilled in their minds as they grow up. Change your life. Magbabago lamang ang takbo ng ating buhay kung iisipin nating magbabago talaga ito. Higit sa lahat, magbabago lamang ang takbo ng ating buhay kung gagawin natin ang mga makakapagpabago nito, tulad ng sumusunod. Number 1. Read positive books para madagdagan ang kaalaman mo. Number 2. Listen to motivational speakers para mas lalo kang ma-inspire. Number 3. Avoid negative people. Sabi nga nila, walang maidudulot sa'yo kung parati kang negative mag-isip. At lalong-lalo na kung negative mag-isip ang mga taong nakapaligid sa'yo. Surround yourself with positive people instead and you'll see the difference. Number 4. Join multi-level networking companies like N-World. Before you think about this negatively, think about real companies out there just waiting to be discovered by you. Isa na dun ang N-World. Always remember, positive thinking plus positive actions equals positive results. Ganito rin kung gusto mong umasenso sa buhay kahit wala kang pera. At lalong-lalo na kung gusto mong magtayo ng sarili mong negosyo kahit wala kang sapat na puhunan. Because thinking positively will simply open the doors for you to achieve your goals, which usually comes in various ways to change your life. Kagaya ng mga oportunidad na dala ng N-World para sa mga katulad mong gustong yumaman, magtagumpay sa buhay, at guminhawa ang buhay. Talagang maraming paraan upang guminhawa ang buhay ng isang tao. Ang kailangan mo lang gawin, mag-isip ng positibo at gawin ang positibo. Start thinking positively to start acting positively now. Not tomorrow, not in the next decade, but now. So, paano pumasok sa N-World? So, bibili ka lang ng products na worth of 14,900 pesos. Pero ito yung matatanggap mo. Makakatanggap ka ng worth of 16,500 worth of products na ikaw yung mamimili kung ano yung gusto mo. Then, makakaroon ka ng 25% lifetime discount. Then, makakaroon ka rin ng worth of 320,000 accident insurance. Then, makakaroon ka rin ng virtual account na doon mo mamomonitor yung negosyo mo. Diyan mo makikita yung kung gaano na karami yung benta mo, benta ng grupo mo. Diyan mo rin i-incash yung pera mo. Makakatanggap ka rin ng mga marketing tools like brochure, folder, flyers, ID, etc. Then, makakaroon ka rin ng online tsaka offline training. Yung online line training po is yung N-World. Kaya maganda dun po, may mga gamit na po tayo na camera na i-video rin po natin yung mga training sa office para kahit nasa ibang bansa kayo o nasa probinsya kayo
o busy kayo sa trabaho, magagawa mo pa rin yung negosyo. Then, kasama ka na sa mga kitaan ng N-World. So, ito naman yung mga kitaan sa N-World. Ang gagawin mo lang dito, magbibenta ka lang ng produkto in retail. Magbibenta ka rin ng package. Sa retail, example, Koji Papaya with Glutathione, so 200 pesos ang benta niya. 150 member price, so may kita ka na 50. Then, pag nakabenta ka ng 10, so may extra 500 pesos ka. Maganda dyan, marami tayong produkto. At yung produkto na yun, very consumable at mas madaling ibenta. Tapos, ang maganda pa doon, sa bawat produkto na binibenta mo, may mga points yan at yung points na yun, nako-convert sa cash. Ito naman, pag binenta mo naman yung package, so magkakaroon ka ng 1,600 pesos plus 1,050 product points at 1,050 multi-level points. Yan yung medyo malaki ang kitaan sa pagbibenta ng package. Okay, so papakita ko sa susunod na slide yung saan nagagamit yung mga points na yan. Dito, bubuo ka ng dalawang team. Pangalanan natin na Team A, saka Team B. So, dyan mo ilalagay yung mga nabibenta mo ng package na automatic distributor na sila. So, yung si A mo, ilagay mo sa Team A. So, may 1,600 ka. So, si kaibigan B mo, ilagay mo sa Team B mo. So, may 1,600 pesos ka ulit. Then, may 1,050 ka sa Team A at 1,050 ka sa Team B. May bonus ka na 2,100. Ngayon, kung ito namang si A at si B, nag-invite lang din ng tag-dalawa nila. So, kahit din mo na effort, may pumasok na dalawa sa Team A, may pumasok na dalawa sa Team B. So, kahit wala kang effort doon, nakikita ka pa rin na 4,200. Kasi nakabenta yung organization mo ng package. Then, later on, yung iba, dalawa package yung binibili, iba tatlo. So, example, sa Team A mo, yung total na pumasok, 7. Sa Team B mo, 7 din. So, meron kang 7 to 1. Then, 7 times 2, 1 is 14,700. Then, yung 7-7, nag-invite na tag-dalawa nila. So, may pumasok is 14. Then, 14. So, meron kang 14 na 2, 1, which is 29,400. So, maganda rito, ito yung safety net ng company. Ito yung maximum na pwedeng kitain ng isang package mo sa N-World. So, kung gusto mo, mas malaki pa yung potential. So, damihan mo yung package na bilhin mo sa N-World. Ang maganda naman dito, kahit hindi puro package, nagmamatch ka rin. So, ayan, example, may isang package sa Team A, pero sa kabila, puro produkto. Benta ni B, benta ng mga distributor mo sa ano, pag ginagamit nila. So, pag umabot na 1,050, may bonus ka pa rin na 2,100. Kahit puro produkto, basta 1,050, points, meron kang bonus na 2,000. So, magkano yung potential ng isang package mo sa loob na isang buwan? So, ayan, 2,000 times 14, yun yung pinakamalaking pwede kitain sa isang araw. 14 pairs, so 29,400 pesos times 30 days isang month, and 882,000 per month ang pwede mong kitain o potential na one package mo. Plus, may multi-level rebates ako tayo. Kasi nga, bawat package natin, merong 1,050 product points at may 1,050 multi-level points. So, hindi lang 882,000 ang kikitain mo. So, bumanda na tayo sa multi-level. Sa una, novice ka pa lang, then later on, magiging alpha mentor ka rin. Habang tumataas ang position mo, tumataas ang personal rebates mo. So, kung alpha mentor ka na, 60%, may personal rebates ka, 60%. Kung bumibili ka individual, bawat points ng products na binibili o ginagamit mo, may 60% ka. Paano kung package naman yung binibili mo? So, 1,050 times 60% is may 630 pesos ka per package na binibili mo. Bukod pa yun, sigurado may match ka pa doon. Then, kung bumili ka ng nakasampung package ka, 630 pesos times 10, so may additional 6,300 pesos ka. Then, example naman, may mga bagong pasok. Dito, kahit hindi siya mag-balance, pwede ka pa rin kumita ng malaki. Kagaya nito, may pumasok na no fees o no buys. So, may 1,050 points na pumasok sa isang site lang. Then, times 55%, may 55% ka, may 557.5 pesos ka. So, example, sa isang site lang, may 10 pumasok na package. So, 557.5 times 10,
equals 5,775 pesos. So, yan yung napakalaking pwede mong kitain sa NOL. Kahit isang side lang, pwede kang kumita pa rin. Okay? So, kung nagustuhan mo ang nakita mo, i-imagine mo itong mabuti. Ano kayang mangyayari kung ang oras at pera ay hindi problema sa'yo? I-imagine mo na nabibili mo lahat ng gusto mong bilhin. Anong brand ng kotse ang bibilhin mo? Ano yung iriregalo mo sa asawa mo o sa mga magulang mo? Saan mo paaaralin ang mga anak mo? I-imagine mo na nakakapunta ka sa kahit saang lugar na gusto mo. Saan mo ipapasyal ang pamilya mo? Saan kayo magbabakasyon? Imagine mo ang pakiramdam na ang pera ay hindi problema para sa'yo. Imagine mo ang pakiramdam na wala nang mahigpit na boss na nagkokontrol sa oras mo. Imagine mo ang pakiramdam na wala nang nakakasawa at nakakastress na araw-araw na routine mong pagpasok sa trabaho. Imagine mo yung pakiramdam na ikaw ang nasusunod kung kailan at kung saan mo gustong pumunta. Imagine mo yung pakiramdam na kaya mong kitain yung gusto mong kitain. Napakasarap! May gusto akong ikwento sa'yo. Alam mo ba na dito sa Pilipinas ay may 6 hanggang 9 na bagyo dumarating taon-taon? Isang araw, may malakas na bagyong dumating at umulan na walang tigil. Nagsilikasan na ang lahat pero may isang naiwan at na-stranded sa bubong. Si Michael. Sobrang kaba niya na baka yun na ang huling araw niya. Kaya ang ginawa niya, nagdasal siya ng mataimtim. Habang nakatingin sa langit, pinagdasal niya at sana ay maligtas siya at sana bigyan pa siya ng pangalawang buhay. Pagkatapos ng ilang minuto, may dumating na bangka na may 3 lalaki na nakasakay. Niyaya siya ng mga lalaki na sumakay para lumikas. Pero tumangging sumama si Michael at ang sabi niya, "Mauna na kayo dahil ililigtas ako ni Lord." Pero isang oras ulit ang dumaan, may dumating naman na isang lifeboat. Ang sabi ng mga tao sa lifeboat, "Sumakay ka na, kasya pa ang isa, lumikas na tayo." Tumanggi ulit siya at sabi niya, "Mauna na kayo, ililigtas ako ni Lord." Lalong lumakas yung bagyo at halos aabot na yung baha sa bubong ng bahay. Sumunod na dumating ang isang helicopter. Ang sabi ng mga tao sa helicopter, "Sumakay ka na, aapo na yung tubig." Nagmatigas pa rin si Michael. At ang sinabi niya lang, "Umalis na kayo, ililigtas ako ni Lord." Sa sobrang lakas ng hangin, napilitang umalis agad yung helicopter. Naiwan siyang mag-isa. After ng ilang oras, tuluyan nang umapaw yung tubig baha. Nalunod at namatay si Michael. Pagdating niya sa langit, ang unang sumbat kaagad niya ay, "Lord, nagdasal ako ng mataimtim. Bakit hindi mo sinasagot yung panalangin ko? Bakit mo ako pinabayaan? At bakit hindi mo ako niligtas?" May malakas na boses siyang narinig. At ang sabi, "Nagpadala ako ng bangka, lifeboat at helicopter para sagipin ka, pero pinalampas mo lang lahat. Bakit ka nagpaiwan?" Minsan katulad din natin si Michael. Humihiling at nagdadasal tayo na sana dumating na yung magbibigay sa atin ng magandang pagbabago. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung magpapaganda ng sitwasyon natin sa buhay. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung mag-aahon sa atin mula sa pagkakalubog. Minsan nagdadasal tayo na sana dumating na yung tutulong sa atin para yumaman o umasenso. Hindi aksidente na napunta ka sa presentation na to. Ngayon, nakita mo na to. Isang posibleng sagot sa mga hiling at dasal mo. Ang tanong, sasakay ka ba o papalampasin mo lang din ito? Huwag kang magpapaiwan. Sumakay ka na ngayon. Gumawa ka ng aksyon to join us today. Dahil sawa ka ng kumita ng sahod na parating na lang kinukulang. Gumawa ka ng aksyon to join us today. Dahil gusto mong magsimula kumita online.
Gumawa ka ng aksyon and join us today dahil sawa ka ng mag-fail. Gumawa ka ng aksyon and join us today dahil gusto mo na ng magandang pagbabago. Gumawa ka ng aksyon and join us today dahil gusto mo nang maranasan na magkaroon ng time and financial freedom. The business of the world. Sila po ang tutulong sa atin mapalago ang ating N-World business. Wherever you are in the Philippines, Luzon, Visayas, at Millionaire, even in home market, para matulungan tayo mas lumakas ang ating pagninegosyo sa N-World. So okay ba? Or okay, okay? Alright, so with my ladies and gentlemen, the first, okay lang po, tatawagin ko, they're going to come on stage. Alright, up for one. Okay. From Mindanao, ladies and gentlemen, let's all welcome, alright, Mr. Ernie Lapides. Ayan. Alright. Of course, ladies and gentlemen, roommate and tested to have made millions in the multi-level. Bumubuo po ng High Energy Team Philippines. Of course, eto, isang nilang respeto. Okay, sa larangan ng multi-level marketing, let's all welcome, make it to tayo, Mr. Manny Mata. Ayan. So, yung bumubuo ng High Energy Team. Well, ladies and gentlemen, another mga mischief yabot. Ayan. Ayan, please come forward. Ako, magiging dito. And of course, eto, lahat dito, pakita mo lang po, successful entrepreneurs to. Ladies and gentlemen, ayan dito. Okay lang po ba? I'm very grateful to announce that the Philippines High Energy, Emerald High Energy, the Team Philippines, comprises all of these top leaders in the MLM industry. From Mrs. Duete, of course, next to him, Mr. Eric Mercado, Mr. Mike Tan, Mr. Willie Balasta, Mr. Cesar Varela, and of course, Mr. Ernie Lapides, Mr. Manny Mata, Mr. Sherwin Olanda. Alright? Ayan. Sabay-sabay. Of course. Ayan. Pagano ba? Ayan. Ayan. Pagyaman, hindi mo yung mabuha sa one-time victim na sa jackpot ka. It has to be consistent. It has to be for a long period of time. Otherwise, kikita ka. Pero hindi kailangan. Magkaibang bagay po yun. Iba yung tatawin ka lang sa pangailangan mo. Iba po yung aasenso ka. At iba yung may pamamana ko. At sinasabi ko po, mula sa pagtataguyin ng negosyo, pagkatayo, pagpapalawa, pag-develop ng produkto, pag-develop ng system, pag-design ng marketing plan, pag-expand local, pag-expand international, pag-expand ng negosyo mo kahit saan. Pag-develop ng mga patents na hindi pa available sa market, pag-develop, pag-promote ng brands, napapasikatin natin all throughout the world, paggawa ng negosyo ng legal. When you say legal, hindi ibig sabihin may registration ka, legal ka na. Hindi ibig sabihin incorporated yung company mo, legal ka na. Pero kung paano mo siya papatakuin, yun ang magsasabi kung legal ka. Ano po ibig ko sabihin? Halimbawa, registered ka sa BIR, hindi ka nagpabayad ng tamang taxes. Registered ka, but does that make you any legitimate? Of course not. Halimbawa, naparinso ka sa Securities and Exchange Commission, but you don't do the necessary filing. Will you be considered legitimate in nature? No. So, there are things that you need to comply via registration.